sa ating po na rinig na special number. Napakaganda na po nung message na yon, kaya napag-usapan po namin na yun po yung ating gawin na anniversary theme. Kasi nga po, yung song na yon ay nagpapahayag kung sino nga ba tayo bilang bahagi ng katawan ng Panginoon. Sabi doon, tayo ay kabilang sa isang katawan. Bawat isa sa atin, kumbaga sa gawain po ng Panginoon, ang bida po, walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin, kabilang tayo sa isang katawan, at sa katawan, marami pong mga bahagi. Katulad na sinabi ng Apostle Paul sa Luke chapter 1 Corinthians chapter 12, pinahayag niya doon na maraming mga bahagi ang katawan at mayroong mga katawan na natatangi at mayroon din bahagi ng katawan na hindi masyadong kainaman o kagandahan. Pero hindi ibig sabihin doon na dahil hindi siya masyadong kainaman, mas maganda ang mukha, hindi yung hindi magandang bahagi ng ating katawan ay hindi na natin na-recognize. Hindi. Ang sabi doon ay lahat ang bahagi ng ating katawan, ano man yan, maliit man yan, malaki, parang hindi importante ang kanyang bahagi o importante, lahat yan ay bahagi ng katawan ng Panginoon, ng ating katawan. At ganun din naman sa gawain ng Panginoon. Kinikilala po natin na sa gawain po ng Panginoon, ang sikat lang talaga dito ay ang Panginoon. Amen. Siya kasi ang ulo ng kanyang katawan. At tayo po, bawat isa sa atin ay mayroong bahagi. Importante. Actually, yan po yung bigyan natin ng pansin ngayong araw na ito, na makita natin yung ating pagiging bahagi sa pamilya ng Diyos ay hindi kailangan na meron kang tungkulin para masabi na ikaw ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi. Basta maliwanag, alam mo, kilala mo ang Panginoon, kung ikaw man ay in-assign sa leadership position o hindi, basta ang mahalaga sa iyo, kilala mo yung Panginoon, pinaglilingkuran mo siya, anuman ang iyong ginagawa para sa Panginoon, kabahagi ka ng katawan ng Panginoon. Nare-recognize man o hindi ang iyong ginagawa, kabahagi ka ng katawan ng Panginoon. Amen po ba? Ayan, kaya, ayan po yung ating bibigyan ng pansin ngayong araw na ito. Ngunit bago tayo tumungo doon ay sino po may mga Bible? Siguro po ay dahil wala po tayo ulit projector, ilabas po ang inyong mga Biblia. Sige po, buksan niyo po sa aklat ng Roma chapter 16. Diyan po natin itutuwa ng ating pag-aaral sa araw na ito. Roma chapter 16. Ang babasahin po natin ay verses 1 hanggang 15. Well, huwag po kayong magulat. Ang mababasa niyo po dyan ay mga pangalan. Eh, okay lang po. Hindi naman yan mga genealogy. At least may mga iba-ibang mga description yung mga pangalan na yan. Roma 16 verses 1 hanggang 15. Kaya kung kayo po ay naririyan na yan, naririyan na, anyayahan ko po kayo na magsitayo bilang pag-alang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sundan niyo po ako habang binabasa ko po sa Tagalog popular version ng bahagi nito ng pananakasulatan. Sabi po dito, itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe na naglilingkod sa iglesia sa Sincrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng dapat gawin sa mga banal at tulungan sa anumang kakailanganin niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa na sa mga iyon. Kumustahan ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamagagawa ko kay Cristo Jesus. Sumukong sila sa pamanin upang mailigtas ang aking buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang mga iglesia ng mga narinig o ng mga Gentil. Kumusta rin ninyo ako sa iglesia na titipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipabuti ninyo ang aking pangungusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta rin ninyo ako sa mga kababayan kong sina Androniko at Unia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kay sa akin.
Kumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamagagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estakis, kayo din kay Apeles na kilalang tapat na Kristiyano. Kumusta rin ninyo ako sa sambahayan ni Aristobulo o Aristobulo sa kababayan kong si Rodion at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahayan ni Narciso. Ikusto ninyo ako kay na Trifena at Trifosa, pasisipag na manggagawa ng Panginoon, gayon din kay Presida na minamahal kong kapatid na matagal ng na marami ng nagawa para sa Panginoon. Kay Rufo na magaling na lingkod ng Panginoon at sa kanyang ina na parang madaling ina. Ikumusta rin ninyo ako kina Pasitrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, at sa mga kapatid na kasama nila, kina Filologo, Pulya, Nereto, at sa kanyang Nereo, at sa kanyang kapatid na babae, kayo din kay Olympas, at sa lahat ng kapatid na kasama nila. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong salita, lalo inyo. Maraming salamat sa pagpapala na hatid ng iyong salita. Sinabi mo nga po na ano ba nakasulat sa banal na kasulatan ay nasulat noon pamangunan sa ikapulipoto namin at lumalakas ang aming loob at nagkakaroon kami ng pag-asa kapag binabasa namin ang lahat ng mga nakasulat dito. Kaya salamat sa pagpapalang hatid ng iyong salita. At sa oras kong ito, Diyos, sayaan mo na bawat isang Panginoon ay hindi lamang ampon, kundi masaganang pagpapala, Panginoon, mula sa iyong salita ang tanggapin ng bawat isa. Lalo higit, Panginoon, ang kilalanin namin, Lord God, ang pagpapalang hatid ng pagiging kabilang sa iyong sambahayan, O Diyos. Sa oras ko nito, Ama, pangunahan mo iyong lingkod sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu at ang iyong mga anak na narito, Panginoon, ay dinako mo upang sumampas sa iyo, Panginoon. Alam ko, pinagpala mo na sila sapagkat inuna nila ang iyong banal na kalooban at ayon sa iyong pangako, Panginoon, ay idadagdag mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya ngayon pa lamang, ipinagpapasalamat na po namin itong mga pagpapalang inilaan mo sa bawat mga anak mo na inuna ang iyong kalooban. Kaya sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, in Jesus' mighty name, ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa iyo. Everybody say amen. 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 Makakapunan po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Tita. And purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. And ngayon po ay nasa second week na po tayo sa ating month-long anniversary celebration. Ngayon nga po ay pinadiriwang natin ang 29th na anniversary ng pagkakatatag ng Jewels FM. Kaya pwede po ba na muli tingnan niyo po ang inyong mga kapatid katulad po ng ginawa ninyo na isang linggo. Pwede po ba patiinin niyo ng ating tema ang ating mga kapatid, yung nasa harapan niyo, nasa likod niyo, at sabihin niyo, kapatid, let us serve together and grow together. Amen. Muli po ang ating Panginoon. Amen. Muli po ang Panginoon sa gawain po ng Jewels FM. Salamat po sa pamilya nito ng Diyos na pinagsama-sama po tayo ng Panginoon. Sama-sama tayong nagbilikod. Tinawag tayo ng Panginoon, pinagsama-sama at nagbilikod tayo lumalago sa pamamagitan po ng gawain ito na pinasimulan ng Panginoon through Pastor Papa. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang natambatan sa iglesia nito. And we are looking for many more years hanggang ang Panginoon ay dumating. Sama-sama pa rin tayo naglilingkod, pero hindi lang tayo. Dapat marami pa na kasama na natin naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen po rin po ang ating Panginoon. Well, last week po, binigyan natin ng pansin sa ating po pag-aaral ay yung importance ng pagiging member ng isang church. Nakita natin na meron po itong biblical basis sa loob ng Diyos na maging kabilang ka sa kanyang pamilya. Amen po ba? Bagamat sa panahon na ito, talagang makikita natin na ang mga tao ay nagkukulang ng commitment, even mga Christians. Christians sila pero ayaw nilang mag-commit sa kanilang local church, sa kanilang
family church. Pero hindi po ganyan na kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na ang bawat isang mananampalataya ay maging kabahagi ng kanyang iglesia. Kasi yan po talaga ang pagtawag ng Panginoon sa atin. God called us to believe and be saved. Tama po ba? Diba? Sa Acts chapter 16 verse 31, sabi niya, manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka. So ay yung pagtawag ng Panginoon sa atin, pag tinawag ka ng Panginoon para manampalataya, ang purpose ng Panginoon para iligtas ka. Pero meron pa second calling ang Lord. God called us to belong. So lahat ng mga liligtas, inilalagay ng Panginoon sa kanyang pamilya. Because God doesn't want His child be an orphan. Ayaw ng Diyos na ang mga naililigtas ay maging orphan, yung walang magulang, na lalaki siya ng ulila. Kaya merong pamilya ng Diyos, merong local church. Para saan? Upang lahat ng mga nananaliligtas, naglilingkod, lumalago para sa Panginoon. Amen po ba? So yan po ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga po sabi ng Ephesians 2, sabi po dito sa verse 19, ito po ay version ng Living Bible, sabi, "Now, you are no longer strangers to God and foreign. You are no longer strangers to God and foreigners to heaven." Yan. "But you are members." Hindi na tayo foreigners. Kundi, sabi, members of God's very own family. Ito po yung sabi ng Living Bible. Hindi na tayo, hindi pwede mo, ang isang anak ng Diyos, walang pamilya. Meron kang pamilya, ito ang sinasabi ng Panginoon. At ang pamilya mo ay ang kanyang iglesia. Amen po ba? So God called you to belong to His family. Para saan? Para sa paglilingkod at sa paglago. Now, pinakabahagi ng pamilya ng Diyos, ito po yung makikita natin importance. Ngayon po kasi ang pag-uusapan po natin sa ating sa mensahe ng Panginoon is yung pagiging buhay kasama ang iyong kapatid sa Panginoon. Our life together in Christ. Yung buhay natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. At bilang mananampalataya, nakabahagi sa pamilya ng Diyos, tandaan mo, sinasabi ng Panginoon, dahil ikaw ay bahagi ng kanyang pamilya, you are important to His family. Amen po ba? Bawat isang mananampalataya na bahagi sa pamilya ng Diyos, dahil bahagi ka sa pamilya ng Diyos, tandaan mo, importante ka sa pamilya ng Diyos. Now, bakit po natin ito bibigyan ng pansin? Kasi po, minsan ang idea ng iba, puro lang ako. Minsan parang ganun ang paningin sa sarili, miyembro lang ako. Sino ang naglagay ng ganun kaisipan ng miyembro lang? Yung parang bang isipin minimenos mo ang sarili mo pag sinabi mo, miyembro lang. Ano trabaho mo? Tricycle driver lang. Di ba parang minamababa ang kalagayan? Pero pag tinignan natin sa harapan ng Panginoon, hindi po ganun dapat ang turing at tingin natin sa ating mga sarili. Dapat proud ka. You are part of God's family. So dapat proud ka. Anak ka ng Diyos, kabahagi ka ng pamilya ng Diyos. As sabi po ng 1 Corinto chapter 12 verse 27, kayo ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Amen po ba? So lahat ng bahagi sa katawan ng Panginoong Jesus, bawat isa nakabahagi, may tungkulin man o wala, leader man o hindi, kung ang ginagawa mo man ay napapansin o hindi, basta ang halaga, kung maliwanag sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos at kabilang ka sa kanyang kaharian, dapat magalang ka dahil ikaw ay kabahagi sa pamilya ng Diyos, sa katawan ng Diyos. Sabi nga ng 1 Corinthians, sa NIV, itong 1 Corinthians 12:27, nasabi, "Now you are the body of Christ and each one of you is a part of it." Kaya huwag niyo pong iisipin, mga kapatid, na ang pagiging miyembro ay pagiging miyembro lang. Parang, paano ba natin sasabihin yan?
Yung parang less important ka dahil sasabihin mo, ay miyembro lang ako. Huwag niyo pong iisipin yun, mga kapatid. Yun po yung nais ko po makita natin sa bahagi ng Panginoon. Every one of us, kung paano ang Panginoon ay namatay para sa lahat ng kasalanan, ganun niya tayo pinahalagahan, ganun po natin dapat pakita din ang ating sarili sa harapan ng Diyos. We are important before God. Amen po ba? Kasi yung buhay ng Panginoon, yun ang alaga natin. Ganun tayo pinahalagahan ng Panginoon. Kaya huwag mo ituring ang iyong sarili na parang hindi ka mahalaga sa gawain ng Diyos, lalo na sa pamilya ng Diyos. You are important. Amen? So our life together in Christ, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Sabi nga po nung, church is not complete without you. So pwede nga naman isulat na lang, church, CH, you are CH. Pero alisin mo yung you, church pa rin ang basa, pero totoo nga naman, ano, church is not complete without you. Isipin, ganun po tayo mahalaga sa harapan ng Panginoon. Now, dito po sa bahagi nito ng pinasa natin ng banal na kasulatan, dito po, makikita natin si Apostle Paul, binibigyan niya ng malaking pansin. Hindi lamang yung mga leaders. Kasi minsan po, meron tayong leaders recognition, totoo naman po yun. Every October po, pinapractice po yung tinatawag na pastor's appreciation. Tapos minsan, pag-anniversary din, meron mga leaders recognition. Pero, bihira natin marinig yung members recognition or appreciation. Parang hindi na yan. Ako rin, wala naman talaga. Bihira naman talaga eh. Pero nung mabasa ko itong Romans chapter 16, nagulat ako. Kasi, andun si Apostle Paul, taking time, almost one chapter. At minention niya itong mga pangalan ng mga pamilya ng Diyos. Pero ang minention niya dito, hindi lamang yung mga leaders, hindi lamang yung mga may tungkulin, yung mga may kampanin. Kung di mapapansin ninyo, doon sa binasa natin, pagdating ng verses 14 and 15, yung sinasabi ni Lenny na yung nasa laylayan naman, kasi doon sa verses 14 and 15, meron siya mga minensyon na wala lang mga description sa kanilang mga ginagawa sa Panginoon. Pero, minensyon ni Apostle Paul. Bakit? Kasi kabahagi sila doon sa gawain ng Diyos. Kasi minsan ang idea natin, pagka hindi na nabanggit yung mga leaders lang ang recognize kasi yung una mga verses makikita natin na binigyan ng mga descriptions kung sino-sino itong mga manggagawa na ito ng Panginoon. Yung ilan sa kanila may mga position, yung iba wala. Talagang naglilingkod lang sila sa Panginoon even without position. Kasi sa Panginoon naman yun ang malaking importante. Kung ikaw ay nasa Panginoon, hindi mahalaga yung title. Actually, yung leadership, inilalagay ng Panginoon niya sa gawain ng Diyos para lang doon sa kaayusan. Pero ang mga anak ng Diyos, kahit walang title, gagawa yan para sa Panginoon. Amen po ba? Sa mundo, hindi yan gagawa kasi walang title. Ayoko. Gawin mo ako leader para gagawin ko yan. Pero pag walang title, hindi gagawa. Pero sa gawain ng Panginoon, magugulat kayo. Even without position, without title, ang mga anak ng Diyos gumagawa, ma-recognize man o hindi, gumagawa pa din yan sa Panginoon. Kasi yun ang makikita natin espiritu ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi yung sarili ang sinusulo, kundi yung kaharian ng Diyos. Amen po ba? At dito po, sa bahagi nito ng banal na kasulatan, ito nga po yung mapapansin natin. Si Apostle Paul halos nag-dedicate siya ng isang chapter para sa pagkilala sa mga lalaki at babae na bahagi ng iglesia sa Roma. Ang ilan sa kanila may mga leadership position, ang ilan naman wala. Pero pagdating ng verses 14 and 15, nais ko po uling basahin yung verses 14 and 15, mapapansin nyo dito na sa last part na ito ay binanggit ni Apostle Paul, sabi niya, ikumusta rin ninyo ako na asinkrito, Philoyan, Flemonte, Hermes, Petropas, Hermas, and so on and so forth. Itong mga pangalan na ito, kumbaga kay Lenny Robredo, mga nasa laylayan. Mga nasa laylayan. Yung mga, yung mga kala natin ay parang hindi importante. Pero hindi. Every one of them for Apostle Paul is very important. Yung ma-mention lang yung kanilang pangalan, kahit hindi kasama yung description, I believe, kaya yung minention ni Apostle Paul because he considers everyone in the family of God very important.
Amen po ba? So ganun din po tayo mga kapatid. Kayo po, bawat isa sa atin na naglilingkod sa Panginoon ay napakahalaga sa Panginoon. At dahil tayo po ay sama-samang naglilingkod, ay makikita po natin that our life is better when we are together in Christ. Itong buhay paglilingkod na ito ay mas nagiging mabuti kapag ka alam mo na kasama mo, kamwa mo, ay kasama mong naglilingkod sa Panginoon. Amen? Mahirap yung Lone Ranger, yung mag-isa ka na naglilingkod nito. Kaya yun po yung ating paksa. Our life is better together in Christ. Titingnan po natin, ano po ang mga reason, pagbibigay po ko ng limang dahilan, kung bakit po ang ating buhay ng sama-sama, kabilang sa pamilya ng Diyos, ay mas mabuti kesa ikaw ay nakahiwalay sa pamilya ng Diyos. At pagkatapos po nito, ay tutugon naman tayo sa pamamagitan po ng tinatawag nating members covenant. Pagkakaroon tayo ng tipan sa Diyos at sa bawat isa sa atin, dahil tayo kabilang sa pamilya ng Diyos, tutugon tayo mula doon sa ipinapahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe ngayong umaga. Okay po ba sa inyo yan? Okay, so ayandaan niyo po ang inyong sarili para po sa pakikinig na salita ng Panginoon. Okay, so tingnan po natin, what are the reasons why our life is better together in Christ? Number one, sabi nga ni si Rick Warren po, meron siyang book na isulat, we are better together. Totoo po yun. Napakalang si Rick Warren po kasi, isa po siyang pastor na talagang pinakita ng mabuti sa kanya ng Diyos kung ano ba talaga ang kabuuan ng gawain ng Diyos. Kaya ang dami niyang mga principles na kapag ka tinignan po talagang nandoon, sinasabi ito ng salita ng Panginoon at ito'y totoo. Kaya yung book na yun na We Are Together, ay binabasa ko po yun, meron po ako na napakaganda. At halos ganito po ang sinasabi niya doon sa book na yun. Now, let me give you 5 reasons why our life is better together in Christ. Bakit mahalaga na makita mo na ikaw ay mahalaga sa pamilya ng Diyos kasama ng iyong mga kapatid? Number one, we fellowship better together. Yan po yung unang dahilan. At yan po yung makikita nating point ni Apostle Paul dito sa isinulat niya sa Romans chapter 16. Kung tinignan niyo po sa biglang tingin, itong passage na ito parang mahabang listahan ng mga greetings. Kumbaga sa ating panahon, mga shout-outs. Di ba minsan din narinig kayo, may nag-a-announce, tapos bigla na lang, shout-out kay ganito, shout-out kay ganito. Pero parang gano'n, kasi di ba napansin niyo, yung mga binasa niya, ikumusta niyo ako ganito, ikumusta niyo ako ganito. Pero ang nakita ko po dito, this is more than shout-outs, but more of recognition dun sa mga tao na nakasama niya sa ministry. Alam niyo po ba na hindi pa po si Apostle Paul nakakapunta dito sa Rome? Pero nire-recommend, kilala niya itong mga tao ito at naalala niya na nakasama niya itong mga tao ito sa ministry. Sa, kaya yun yung, ano, yun yung kanyang naaalala. Kumbaga sa buhay niya, yung buhay na kasama itong mga kapatid na ito, nakita niya na ganun kahalaga ang buhay kapag kakasama ang kapatid. Our life fellowship is better together kapag kasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Diba? Ang ba kung ang gawain ay puro leaders? Paano kaya, di ba? O kaya kung ang gawain ay puro pastor? Asan yung parang magsusunog ng mabuti ang gawain ng Panginoon? Kaya sa katawan ng Panginoon, may mga leaders, may mga members, lahat kailangan, lahat importante. At yun yung binigyan dito ng pansin ni Apostle Paul. Binati niya, hindi lamang yung mga leader, binati niya pati yung mga, alam niya na maaaring kabahagi lang, hindi pa katulad ng mga leaders, pero alam niya, kabahagi ng church na yun. Nagagalak siya na sila'y kabahagi ng church na yun. Bakit? Kasi nga po, masarap bilang mga anak ng Diyos na tayo'y merong journey sa Panginoon na alam natin na kasama natin ay kapwa natin mananampalataya. Not necessarily leaders. Basta alam mo mananampalataya, masarap kasama sa Panginoon. Amen po ba? Bakit? Because our life
together with our brethren ay mas painam yung nagagawa nating fellowship. We fellowship better together. Dito po, makikita natin si Apostle Paul, inalala niya yung kanyang panahon na kasama itong mga leaders na ito. At yung nakasama niya ng mga leaders na ito, hindi lang niya naalala yung fellowship nila, hindi lang doon sa panahon ng kasiyahan. Kasi ngayon, pag sinabi pong fellowship, di ba? O kaya bonding. O bonding tayo, coffee bonding, mga ganun. O kaya, may mga madaling i-ano ngayon ang fellowship para bang ano bang bagay na pwede mo pagsamahin ay sabihin na, pwede na sabihin, oy, ano tayo, basketball fellowship, mga gano'n. Pero may Apostle Paul, hindi lang yung mga masasayang party, hindi lang yung mga eating fellowship, pag-aalala niya, kasama yung mga leaders na to. Even yung mga panahon ng sufferings, mas naaalala niya itong mga nakasama niya, kung sino-sino itong mga leaders na ito, or mga lingkod na ito ng church. Kaya sabi niya sa verse 4, nung maalala niya po si Priscilla, si Aquila, pasinig niya yung pag-aalala niya kung sino itong mga lingkod na ito. Verse 4, sabi niya, si Priscilla at Aquila, sumuong sina sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. So naalala niya yung kanyang fellowship sa mga kapatid na ito. Dahil itong mga tao ito, hindi lang siya sinamahan sa panahon ng maayos, kasayahan, sinamahan siya ng mga tao ito paging dun sa panahon na siya ay nasa bingit ng kamatayan. Dun sa hirap ng sitwasyon ng kanyang buhay. Sa verse 7, nasabi din niya, ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sila Androniko at Sigunia. Nakasama ko sila sa bilangguan. Di ba, minsan, pagdating sa kasayahan, makikilala mo kung sino yung mga kasama mo. Ang totoo, pag kasayahan ka, halos hindi mo na maalala sa dami. Pero pag tumadanas ka ng sufferings, pabibilang mo sa daliri sino talaga yung sumama sa iyo. Kaya pag naalala mo yung panahon na ikaw ay nandun sa kahirapan at pinaalala ang mga tao na kasama mo, yun yung mga tao through thick and thin, sinamahan ka. Pero nung kasayahan, sino ba mga kasama ko doon? Dami namin. Wala ka halos maalala kasi lahat sa panahon na kasayahan nato. Pero nung panahon ng kailangan mo yung kapatid at tinamayan ka, siya yung maalala mo na hindi ka pinabayaan. So si Apostle Paul, yun yung kanyang naalala. Kaya habang sinusulat niya ito, na-recall niya yung mga pinagdaanan, hindi lang yung masasaya ang kanyang naalala, ang naalala niya yung mga mahirap na sitwasyon at ito, mga taong ito ang sumama sa kanya. So ano po yung ibig sabihin nito? Yung fellowship natin, hindi lang yan nalilimitahan ng puro kasiyahan. Kasi minsan pag sinabi natin fellowship tayo or bonding tayo, minsan natinutukoy natin yan yung para bang kasiyahan ng laman. Pero ang tunay na fellowship, pagka pinag-usapan po natin yan sa Banal na Kasulatan, real fellowship, makikita po natin, hindi lang sa kainan, kundi maging sa panahon ng sufferings. Ang real fellowship, katulad po sa Acts chapter 2, meron po silang pagsasamahan. Ano ang nangyayari? Hindi lamang sila nagsasama-sama, kundi tipon-tipon sila ng kanilang mga pangangailangan at inabot yung pangangailangan ng iba. So real fellowship is more than socializing or eating together. It means being committed together to one another. At yun po yung nakita ni Apostle Paul sa mga kapatid na ito sa Roma. Na itong mga kasama niya, hindi lang siya sinamahan doon sa maayos na kalagayan. Doon sa panahon na siya ay nasa bingin, naalala niya may mga kapatid siyang hindi siya pinabayaan. So yun po yung maganda mga kapatid. Tandaan niyo po, sa gawain ng Panginoon, ganun po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Nakikita natin yung tunay na importance ng buhay-ugnayan. Na buhay-ugnayan natin ay hindi lamang doon sa nasusukat sa kainan, sa mga kasayahan. Ang tunay na fellowship o buhay-ugnayan ay nasusukat through thick and thin. Sa hirap at sarap, sa kasaganaan, parang kasalanan at sa kawalan. Dapat nandiyan ang kapatid. Ako niya sabi po ng Proverbs chapter 17 verse 17, a friend loves at all times and a brother
is born for adversity. Nung tinitan ko po ng pinag-aralan ko, napansin ko yung pagpapalit ng friend to being a brother. Sabi, a friend loves at all times. Ito naman po yun. Pero itong friend na ito, magiging kapatid mo, lalo na dun sa panahon ng kahirapan o sa panahon ng pangangailangan. Kasi minsan may mga kaibigan lang nasa panahon lang ng kasaganaan. Pero ang tunay na mananampalataya, hindi mo lang yan kaibigan. Talagang masusukat mo yung pagiging kapatid niyan, dadamayan ka niya sa lahat ng panahon. Amen po ba? At yun yung nakunuhaan mo dito sa Proverbs 17:17. Sabi, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. At ganun po ang nangyayari sa atin when we fellowship together, makikita natin yung pagtutulungan bilang magkakapatid, nakikita natin yan. At nakikita natin na bawat isa, bahagi ng pamilya ng Diyos, ay pinapahalagahan sa pamilya ng Diyos. Hindi lang ang bida ay pastor, hindi lang ang bida ay leader, kundi lahat ng bahagi ng pamilya ng Diyos ay mahalaga. Nagtutulungan, nagsasamahan. Kasi yan po naman talaga ang body of Christ. We are one body. Iba-iba ang bahagi natin, pero lahat tayo importante, mahalaga. So yun po yung unang reason why our life is better together. Because we fellowship better together. Number two, we serve better together. Si Apostle Paul, again, he recalled yung mga moments ng paglilingkod kasama ang mga kapatid. At dito po sa pag-alaala niya sa kanyang mga minention ng mga names, mapapansin ninyo, ito po ay listahan ng mga pangalan at itong halos 30 names na minention, mapapansin ninyo, maraming lalaki pero marami ding mga babae. Yan. Din sa atin, sa Pilipinas, sa gawain po ng Panginoon, mas typical ng mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaking naglilingkod. Pero dito po, parang at least one-third, kasi halos mga sampu, yung mga names na na-mention ni Apostle Paul na mga babae. Pero pansinin niyo po, pag tinignan niyo po itong mga pangalan ito, yung description ng kanilang mga paglilingkod bilang mga babae, hindi matatawanan. Kaya ganun kahalaga kay Apostle Paul ng ministry ng mga kababaihan. Bagamat may mga denomination na hindi nila wini-welcome ang mga babae, lalo na yung mag-function as pastors, hindi nila wini-welcome yon. Pero dito po makikita natin na hindi, si Apostle Paul ay nire-recognize niya ang mga naglilingkod. Even si Phoebe. Si Phoebe po ay isang naglilingkod servant, ang sabi ni Apostle Paul, sa Sencria, sa Corinth. Kaya na ngayon po, si Phoebe lilipat na po sa Rome. Kaya nirecommend niya. Kaya kung hindi approved sa Biblia, hindi approved sa Panginoon, ang mga babaeng naglilingkod, bagamat hindi binanggit yung specific ministry niya, pero pag sinabing servant or lingkod, ang tinutukoy niya, maaaring teaching ministry or any other ministry, na kung saan siya ay nagpapunction. At inirecommend niya itong si Phoebe doon sa mga taga-Roma. Kasi si Phoebe po ay naglilingkod sa Panginoon. Now, ang point po dito, tandaan niyo po sa paglilingkod sa Panginoon, second point is we serve better together. Sabihin, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi namimili ang Panginoon kung sino ang gagamitin niya. Lalaki, babae, bata, matanda, lahat ng yan, basta willing magpagamit sa Panginoon, ay masarap kasama na naglilingkod sa Panginoon. At yun yung nakita dito ni Apostle Paul. Kaya inilala niya itong mga pangalan ito, kaya ang ilang mga pangalan ng babae, na makikita natin na binanggit niya si Phoebe, si Priscilla, si Maria, ganoon din si Tryphena, si Tryphosa, si Julia, si Olympas. So ano ibig sabihin dito? Ang mga babae po ang pagkakasama sa ministry ng Panginoon ay sabihin, God allowed women in the ministry. Tinatanggap ng Panginoon ang mga babae na naglilingkod. Lalo na kung walang available na lalaki, katulad po ni Barak. Dapat si Barak ang mag-lead, kaso
Ayaw niya. So, si Deborah ang nag-take over. So, ganun po ang Panginoon eh. Hindi mapipigil ang gawain ng Diyos dahil sa tao. Pipili ang Panginoon ng mga willing sumunod sa Kanya. At sa panahon po ng bagong tipan, hindi na po issue ang gender. Ang issue po, sino ang willing sumunod? Kasi sabi ng Panginoon, in the last days, I will pour out my spirit sa mga alipin, sa mga malaya, sa lalaki, sa babae, sa bata, sa matanda. Ibig sabihin, hindi na issue ang gender. Kapag ka ikaw ay sumunod sa Panginoon, pupuspusin ka niya ng kanyang espiritu at gagamitin ka niya ng makapangyarihan. Bata ka man, ulang man ang iyong kaalaman, pag nagpagamit ka sa Panginoon, makikita mo, kasama ang iyong mga kapatid, we will serve better together kapag tayo lahat ay ginagamit ng Panginoon. Amen mo ba? Pero kung magiging issue natin, ay, matanda na ako, ay, bata pa ako, wala akong alam, ay, hindi, pang lalaki lang yan. Ayaw mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yun ang sabi ng Panginoon, ibubuhos niya kanyang espiritu kanino sa lahat ng gustong sumunod, sa lahat ng gustong maglingkod. Kasi Apostle Paul, binalikan niya itong mga nakasama niya sa ministry and mind you, itong mga babae nito hindi matatawaran na kanilang paglingkod. Because women in the ministry, normally they are more dependable than men. Patawad. Pero lalo na ako sa Pilipinas, mas maraming tumutugon na tawag sa gawain ng Panginoon kesa ng mga babae, kesa sa mga lalaki. Sa totoo lang, at ngayon, tingnan natin ang ating bilang, mga ama ng tahanan. Di ba? Bakit? Kasi nga, sino ang willing, sino ang magpagamit, at sino ang Diyos para pigilan ang isang tao na nagpapagamit? Kaya dito, makikita natin, kinomen ni Apostle Paul, itong mga lingkod ng Diyos nito. Kaya mamaya po sa recognition natin, kasama po yun, gagawin na lang po nating general. I-recognize natin ang mga kalalakihan na ginagamit ng Panginoon, i-recognize natin ang mga kababaihan na ginagamit ng Panginoon sa ministry. Amen? Kasi yun naman ang makikita talaga natin dito na ginamit ng Panginoon. Now, bigyan ko po ng ilang point, yung mga ilang personal event dito. Halimbawa po, si Priscilla bilang isang babae. Si Priscilla po, isang kilala po ito ni Apostle Paul. She is a respected and well-known church leader nung early church. Kung mapapansin niyo, ang kanyang pangalan ay nauna sa pangalan po ng kanyang asawa. Dapat kung tayo ay, di ba tayo, lalaki ang muna binabanggit tapos babae. Pero dito po, dahil nga po, mas prominent ang ministry ni Priscilla kaysa kay Aquila, kaya in honor kay Priscilla, siya po ang pinanggit para sa kanyang ministry. At hindi naman to issue kay Aquila. Kasi alam naman natin, kung tayo po ay mag-asawa na, tayo ay isa na. Kaya hindi na issue dito yung rivalry. Kumbaga hindi offended si Aquila na yung kanyang thesis ay mas ginagamit sa Panginoon. Kasi yung honor din naman nun, yung credit din naman nun, ay sa kanila. Ang totoo, itong mag-asawa nito, pag tinignan niyo po, napakagandang patotoo ng buhay, yung kanilang pagiging husband and wife, yung kanilang pagiging partners in the ministry. Saan man sila magpunta, tinahamaan yung kanilang chemistry, yung kanilang partnership. Ibig sabihin, magandang patotoo ng husband and wife ministry. Hindi yung pag-asawa, hindi pag-asawa sa ministry. Hindi. Sila mo, ang ganda ng patotoo nila. At alam natin na napakahalaga po nito sa ministry, mga kapatid. Yung pagiging one in the ministry. At dito po sa atin ay marami tayong makikita ng mga patotoo ng ganyang mga mag-asawa na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ito sa pangungunan lang ni Pastor Roger at si Ninong Ponch. Marami tayo dito, si Brother Felix at Sister Yen. Ibig sabihin, itong mga mag-asawa na ito, Sister Mirna, Brother Ricky, Brother Mark, Sister Lika, yung mag-asawa na naglilingkod, kasama ang Panginoon, maayos ang relasyon, hindi issue yung kung ang asawa ng babae ang mas nakatataas, basta mahalaga pareho sila naglilingkod at maayos sa kanilang paglilingkod, hindi po yung nagiging issue. Yung iba kasi, halimbawa, idea ng asawa, eh siya ang dapat mas itataas, dahil lalaki siya eh. Kaya kung issue halimbawa ito sa ating panahon, yung kay
Priscilla, baka nagtap mo na itong si Aquila at bahala ka na dyan. Ikaw na lang ang kumatid. Ikaw lang naman ang bida dyan sa church na yan eh. Pero hindi issue yun kaya no, kay Aquila. Kasi naglilingkod sila para sa Panginoon, hindi sa tao. At dapat ganun din mga kapatid, lalo na kayong na-couples. Tiyakin ninyo, i-maintain ninyo yung patutuo, magandang patutuo ng mag-asawa, ng partners in the ministry. Amen po ba? I-ano natin yun, sikapin natin ng ating pamilya, pinangungunahan ng mga magulang na naglilingkod sa Panginoon, katulad nitong mag-asawang ito. Kaya saan man sila pamarating, yung kanilang patutuo ng kanilang pananampalataya ay talagang malaking encouragement sa ibang mga tao. Actually, sa Sariaya, meron din pong ganito. Yung isang leader natin doon, si Exal, tapos yung kanyang asawa, si Brother Vincent. Mas malalim kasi din yung pananampalataya talaga kung na nakakilala itong babaeng ito. Kaya, Anton, makikita ko na nagsasubmit naman yung lalaki in terms of authority in the spirit, hindi po naging issue sa kanila. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Good yung going issue. Sa iba kasi, parang minsan nagiging rivalry. Pero nililinaw po, maganda po ang patotoo na pinapakita sa atin ang relationship ni Priscilla and Aquila. At dapat sundan natin yan. Pero ideally, dapat talaga lalaki at babae. Ang nauna ay lalaki. Pero okay lang. As long as one. Mag-isa kayo, parang mo yung nagiging sa Panginoon. Go lang tayo dyan. Pangalawa po, na gusto ko rin bigyan ng pansin sa mention ni Apostle Paul na babae na nag-ilingkod ay si Maria, yung verse 6. At ang description kay Maria, sabi, siya po yung nagpakahiram para sa inyo. Yung Maria dito ay galing po yan sa Miriam, sa Hebreo na pangalan. Sa Greek ay Maria po ang common name na ginagamit. At dito po ang emphasis ni Apostle Paul sa paglilingkod ni Maria, asawang babae ito. Ano sabi? Siya po'y nagpakahirap para sa inyo. Yun yung kanya binigay na description. Kumbaga itong babae ito, naglilingkod na ang kasiyahan ay makita yung iba na gumagaan ng kalagayan. Kumbaga, hindi niya iniinda na siya ay napapagod. Pakita lang niya na nasisiyahan ang ibang mga kapatid. Mga kapatid, marami pong mga ganyan sa ating ministry. Yung mga Maria na ito, at saka Mario, nakikita natin na para bang hindi mahalaga sa kanila yung makitang yung kasi magbibigay sa ng kasiyahan sa kanila. Sila ang unang gusto magbigay ng kasiyahan sa iba. At yun ang kasiyahan nila. Kahit napapagod sila doon, basta mahalaga sa kanila, napapasaya nila ang iba. Walang title yan, wala yan sa Bible. Pero yan po ay gift, yung mga encourager, yan po ay makikita natin na puspos ng Espiritu para itaas ang iba. Pero sila, hindi sila, hindi importante sa kanila kasi kontento na sila sa kanilang buhay. Amen po ba? So ito po si Maria. Meron din po, verse 7. Ilan lang po ito, hindi ko bibigyan ng pansin lahat. Di kumusta ninyo ako sa kababayan kong si Androniko at Hunya. Si Hunya, sino po ito? Siya naman yung mas tao na pananampalataya ito kay Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul. Mas tao na pa. Ibig sabihin, patatatag ang pananampalataya. Mula noon hanggang ngayon, itong mga tao na kilala ni Apostle Paul, faithful in the Lord. Kaya mga kapatid sa Panginoon, yun po yung maganda na makita natin na palatilihig katangian bilang mga mananampalataya. Yung faithfulness sa Panginoon. Na anumang panahon, nandyan pa rin kayo para sa Panginoon. Amen po ba? At ito po yung makikita natin na ilang mga uri ng mga naglingkod kasama ni Apostle Paul. Now, dito po sa verse 15 ay may pinunggit na ilang mga pangalan na hindi na nga po binigyan ng description. Asami po dito, babasahin ko po. Ikumusta ninyo ako kinaali Asikrito, Flemonte, Hermes, Patrobas, Hermas, at sa mga kapatid na kasama nila, kinang Inologo, Unia, Tereo, at sa kanyang kapatid na babae. So, dito po ay wala na pong mga descriptions ang kanilang mga pangalan. Pero binigyan sila ng pansin ni Apostle Paul. Bakit? Kasi nga po, sila ay kabilang sa pamilya ng Diyos.
sila po ay importante sa paglilingkod ni Apostle Paul. Kasi kung sila po, kung ituturing sila na isipin ng iba, ay insignificant kasi walang description yung kanilang mga pangalan. Bakit pa kailangan pangitin sila ni Apostle Paul kung insignificant sila? At isa pa, hindi dahil maaaring walang na-mention na sila yung may ginagawa sa Panginoon, ay masasabi na natin na sila ay walang halaga sa gawain ng Diyos. Hindi po. Lahat po ng kabilang sa pamilya ng Diyos ay mahalaga sa Panginoon. Maaaring hindi lang katulad ng ginagawa paglilingkod ng iba, yung kanilang ginagawa. Pero yung ikaw ay nag-iimbita, yung ikaw ay nagpa-follow up, sumusundo, o ano bang mga ministry na ginagawa mo na parang hindi ka inutusan pero ng mga leaders, pero udyong ng Espiritu para gawin mo yon, yun ay paglilingkod sa Panginoon. At maaaring minsan, sa mga recognition, hindi na yan na may mention, kasi yan yung mga bagay na hindi na nakadetail. Hindi ibig sabihin na hindi kayo natawag, hindi kayo na nabigyan ng recognition sa harapan, ay hindi mahalaga ang inyong ginagawa. Hindi po. Well, maganda nga po naman sa atin, sa bagay, Romans chapter 13 verse 7, na sabi, give credit where credit is due. Kung sino yung dapat parangalan, i-honor parangalan. Kaya lang minsan tayong mga tao, dahil nga hindi naman tayo Diyos, may mga bagay tayong na-overlook na dapat sana ibigay ng pansin, na recognize, hindi napansin. Purihin ang Panginoon dito sa gawain ng Diyos. Hindi tayo after sa recognition ng tao. Amen? Hindi tayo after sa sasabihin ng tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang anumang ginawa ninyo sa mga maliliit na ito ay sa akin na ninyo ginawa. Kaya kung kayo'y naglilingkod para sa Panginoon, kahit hindi kayo mabigyan ng recognition, okay lang, huwag lang ang Panginoon ang makalimot sa inyong ginagawa. Kaya maganda naman, hindi nalilimot yun ang Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, ito yung nakita ko kay Apostle Paul. Kaya niya ito ginawa. Kasi minsan nga, dapat din i-recognize ang mga dapat i-recognize. At ito yung pagkakataon para kilalanin din natin ang mga nagagawa na sama-sama ng members of the body of Christ. Kasama na ang leaders, kasama na ang mga miyembro. Hindi lang laging mga leaders ang kinikilala. Kasama din sa body of Christ ang mga miyembro. Amen po ba? Pwede po ba natin palapakan ang ating ang pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin? Every one of us in the family of God is important. And we serve better together. Kailangan sama-sama tayong nalilingkod. At yun yung inilala ni Apostle Paul. Naalala niya itong mga kasama niya sa ministry. Kaya galang-galang siya. Habang, alam ko siguro habang inaalala niya ito, matagal lang pa naman eh. So bumalik siguro yung mga alaala niya kasama ito mga kapatid na ito. Amen po ba? So ganun din po sa atin. Now, meron pang ilang mga bagay na gusto kong bigyan ng pansin kaya mas maganda sana na meron PowerPoint. Pero punta na po tayo sa pangatlo. Lalakawan na po natin yung ilang mga minor. Third reason bakit yung buhay po natin, our life is better together when we are in Christ. Third reason, we grow better together. So yun yung makikita natin. Pag tayo po ay sama-sama, number two, we serve better together. At ang team natin, serve together, grow together. So we serve together sa pamilya ng Diyos, may position man o wala, paglilingkod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Parecognize ka man o hindi, paglilingkod tayo sa Panginoon. Ang mahalaga, isinusunod natin ang kaharian ng Diyos. Kasi hindi naman ito pagalingan ng paglilingkod ng personal na recognition. Kundi ang magaling dito ay ang Panginoon. Kaya dapat yun yung makita sa atin. Kaya tayo naglilingkod kasi para sa Panginoon. So we serve better together. And thirdly, we grow better together. Yun yung maganda. Maraming mga benefits yung paglilingkod ng pagsasama-sama. Higit tayo nagiging epektibo, mas marami nagagawa, mas gumagaan ang pasanin. At ang bawat isa ay na nagsusuportahan yung nanghihina, lalong lumalakas. So we grow better together. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10 sabi, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bugma ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. So maganda ito. Sabi, yung mas mabuti yung dalawa kaysa isa.
Marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwa yung isa, tumumba, ano gagawin? Yung tumumba, itatayo ng nakatayo. Hindi itutumba lalo. Yung iba kasi sa mundo, di ba? Bumagsak na, sisipain pa, ilulugtog pa. Para siya lang ang last man standing. Sa Panginoon, hindi pwede yun. Kailangan, sabi dito, ang dalawa ay mabuti kay isa-isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kaya napakahalaga na tayo isama-sama maglilingkod. There is growth happening when we are serving together. May nangyayari paglago. Mayroong nangyayari na pagpapala sa ating kalagitnaan when we serve and work together. Amen po ba? At makikita natin yun sa paglago. At si Apostle Paul, yun po yung kanyang nakita sa mga kasama niya sa ministry. Yung noon, nakita niya na noon, hindi pa siya mananampalataya, nauna pa sa kanya. Hanggang ngayon, naglilingkod pa din. So nakita niya yung faithfulness sa ministry. Nakita niya na mga dependable sa ministry. So napakasarap alalahanin, napakasarap makasama ang mga ganitong magagawa ng Diyos. Mga kapatiran na talagang nandoon ang pagsasama-sama, pagkuko sa paglago sa gawain ng Panginoon. At ang sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 hanggang 14, makikita natin yung kahalagahan ng ginagawa ng isang buong katawan. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griyego, alipin man o malaya, ay binautismoan sa isang espiritu upang maging katawan. Verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. So everyone serving together, definitely. Yung bahagi ng katawan na nagpa-function ng mabuti, healthy yung katawan na yun. At merong growth na mangyayari. Pero pansinin niyo, kapag ang isang katawan merong problema sa kanyang, ano mang bahagi ng kanyang katawan, lalo na internal, papapansin niyo, unhealthy yung katawan na yun. Kaya yung growth, makikita mo, hindi maganda. Pero kapag ka lahat ng katawan kumikilos, lahat ng bahagi ng katawan nagpa-function, healthy yung katawan na yun, nandun ang usang paglago. Hindi mo yung pamimigil. Usayang lalago. Usayang lalaki. Amen mo ba? So ganun din po ang nangyayari sa atin. We grow better together. Number four, we worship better together. Merong individual na worship at meron din namang corporate worship. At ito yun yung ating ginagawa. At di ba masaya kapag tayo ay sama-sama nagpupuri, nararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon na sama-sama. Bakit? Kasi yun nga ang ginagawa ng Panginoon. Mas lalo niyang pinapakapal yung kanyang presensya sa kalagitnaan ng kanyang mga anak. Pasinin yung pangako ng Panginoon, "For where there are two or three who are gathered in my name, there am I in the midst of them." Totoo, individually kasama na natin ang Diyos. Yun naman sa atin, di ba? Lahat ng nanalig sa Panginoon, binigyan niya na yung kanyang espiritu, espiritu ng pagiging anak, at ang Panginoon ay nasa atin. Pero when we gather together, yung presence ng Panginoon na nasa sa atin, kumakapal habang sama-sama tayong nagsasamba. Kasi lahat tayo nagpupuri sa Diyos. At habang tayo nagpupuri, yung presence ng Panginoon ang lakas. At yung presence na yun, yung nagbibigay ng joy sa atin. Can we worship better together? At may isip totoo, pwede naman individual, nagpo-worship tayo. Pero iba yung nararanasan natin kapag kasama natin yung ating mga kapatid. Katulad po nung si Apostle Paul at si Silas, kung sila po ay nabilanggo, at ating gabi na noon, pagod sila, nandun sila sa dungeon, nakapangaw yung kanilang kamay at paa, hating gabi na po, pinakamainam na gawin ay matulog. Yun ang pinakamahirap gawin. Masarap matulog. Pero alam niyo kung ano ginawa nila? Sabi, nagpuri sila sa Panginoon. Acts chapter 16. Kung sa kanilang pagpupuri, nauga yung kanilang pinagpupurihan at
nakalag yung kanilang mga tanikala at yung jailer, di ba, yung pantay ng bulungan, akala nakatakas na sila. Pero ano ibig sabihin po doon? Dahil dalawa sila, pareho sila nasa mahirap na sitwasyon, nakabilanggo sila. Buti sana ko yung dahilan ng pagkabilanggo nila, yung masama kanilang ginawa. Nabilanggo sila dahil sa paghahayag ng salita ng Diyos. So siguro, ang pinakamahirap na gawin mo, sisihin ang sarili nila, sisihin ang Diyos. Panginoon, ano po ang mali sa amin? Eh, binabahagi na naman namin ang salita mo at ngayon kami ay nakabilanggo. Sayang, Panginoon, parang pwede nila sisihin, bakit kailangan mangyari sa amin ito? Pero hindi ganun ang kanilang ginawa. Sa halip ang ginawa po nila, nagpuri sila sa Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? Doon sa pagpupuri nila, silang dalawas, naranasan nila ang kilos ng Panginoon na ugay yung lugar na yun. So yun po yung larawan ng worship together. Habang pinupuri nila ang Panginoon, nakapag-ministeryo sila doon sa jailer, pinala sila ng jailer sa kanyang tahanan, naligtas yung pamilya ng jailer. Kasi kung sila ay nasa problema at hindi sila nagpuri, sinisili na ang Diyos, sinisili na ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon nila, ano ba namang, Panginoon, sumusunod naman ako sa iyo, bakit kung kayo sumusunod ako, eh ito ang nangyayari sa aming pamilya, ito. Yung parang bang lahat na lang isinisi mo sa Diyos, sa halip na magpuri ka, ano mangyayari? May madala ka bang kaluluwa na magpupuri din sa Panginoon? Wala. Pero kung sa sitwasyon mo, alam mo kung paano purihin ang Diyos, tulad ni Ho, sa mabubuti na ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Pag alam mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ano ang sitwasyon, magpupuri ka, ang sitwasyon mo ay magbabago. Patungo sa kabutihan. Patungo sa maganda. At makapagdadala ka pa ng mga kaluluwa, makapagbibigay ka pa ng magandang kalagayan. Pero kapag ka ikaw sa pananampalataya, pag dumadating ka sa pagsubok ay nahihirapan ka magpuri sa Panginoon, until wala ako sa mundo ngayon, marami akong problema. Tapos yung tatawid-tawid na pusa ay biglang nasiba mo pa. Maharap-harap ka, walang masama ang loob ko. Di ba? Hindi. Pag ikaw ay anak ng Diyos, at alam mo na napakahalaga ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, anumang sitwasyon, kaya mong gawin ang purihin ng Panginoon. Amen? At lalo na kapag tayo ay sama-sama na nagpupuri sa Panginoon, yung mga may suliranin, nagpupuri ka sa Panginoon, mahahaway ang magpupuri na rin yan sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ba na yung spirit ng Diyos, when we worship, merong spirit of healing na nangyayari. Merong salvation na nangyayari. Pero kung walang magpupuri, yung mga bagay na yan, hindi yan may experience. We worship better when we are together. Amen? And lastly, panglima po, we reach out better together. Yung ministry po ng pag-aakay ng kaluluwa, hindi po yan magagawa ng mga leaders lang. Kailangan po ng pagawa ng bawat isa sa atin. Kaya nung ang Panginoon ay aalis na, alam din ang Panginoon na meron tayong bahagi. Kaya nung bago siya umakyat ng langit, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Sinuko niya yung kanyang mga alagad. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, tapos na yung bahagi ko, kayo naman. Tayo yung bilang church. At isinuko niya ang church para saan? Para sa mga kaluluwa. Mga kaluluwang wala pa sa awa ng Panginoon. Ang mga kaluluwang kukunin natin, hindi yung nasa mga, may mga churches na, o nasa mga mananampalataya na, hindi po yung tawag ng Lord. Ang tinatawag ng Panginoon sa kanyang kawan ay yung mga wala pang mga pagkakilala sa Panginoon. Kaya hindi po tayo mamimingwit doon sa itong mga churches. Tinawag tayo para sa nakaliligaw. Amen po ba? Welcome po ang mga gustong tumalo sa ating gawain. Kung sila may bahagi ng tinadaluhan, katulad po ng kapatid na Elmer. Alam natin na siya po'y kabilang doon sa isang gawain sa puso-puso. At kasama po natin dumadalo pa yan sa umaga dito. So welcome po dito. Amen po ba? Pero hindi po natin siya pipigwitin doon at dito ka na. Kasi siya po'y naglilingkod na rin doon. At ganun din, nakahanapin po natin yung mga hindi pa po naliligtas. Yun po yung purpose ng Panginoon. At sama-sama tayo na maglilingkod para doon. Maaaring ang iba sa inyo, hindi nakakapunta sa misyon. Pero when you support the ministry, patulad doon sa pinagtuto kanina ni Pastor Boyd, yung sa Corinthians chapter 8, 2 Corinthians,
Sabi ng mga taga-Macedonians, mahirap sila pero gusto nilang suportahan ang mission. So ibig sabihin, hindi halang na hindi ka man nakakapunta sa malayo. You can support the ministry through giving. Kung ikaw naman ay tinatawag ng Panginoon para pumunta sa mga gawain, pwede. Kasi bawat isa sa atin may bahagi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po nalilimitahan. Lahat ay meron talagang bahagi. And we reach out better to get it. And again, mga kapatid sa Panginoon, ito po ating bahagi ito na ginagawa ay pagkilala na bawat isa sa atin nakabahagi sa pamilya ng Diyos ay mahalaga. Hindi lang po ang pastor, hindi po ang mga leaders, wala pong bida dito. Ang bida dito ay ang Panginoon. Pero kinikilala po natin na lahat tayo, kahit nasabihin natin hindi kayo na-assign bilang mga leaders, pero may naglilingkod at kabahagi sa pamilya nito, we appreciate your life in the Lord. Na kaya kayo narito para sa Panginoon. Ayaw nyo na yung iba nga po, huwag nyo na lang ako bigyan ng posisyon basta maglilingkod ako. Okay po, attitude yun. Tama po yun. Kasi sabihin niya, lahat ng bahagi ng pamilya ng Diyos, dapat may ginagawa para sa Panginoon. Pero ngayon po, we want to recognize naman po yun na mga lalaki at babae ng Diyos na ginagamit ng Panginoon sa ministry. Sa third Sunday po, i-recognize natin yung ating mga leaders. Yun, yung mga nilagay ng Panginoon para sa kaayusan. Pero this time, masasalamatan natin ng Panginoon sa buhay ng isa't isa. Kayo po, ng mga lalaki at babae ng Diyos na inilagay ng Panginoon sa pamilyang ito, sa G-Wells FM, mula pa noon, hanggang ngayon, at yung iba, mga bago natin nakakasama, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Panginoon at nagagalak po kami na kayo po ay kasama namin na naglilingkod sa Panginoon. Palapakan po natin ang Lord. And hallelujah. Yung po mga kapatid natin na from the very start, kasama na natin hanggang ngayon, faithfully, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Piligin ko po mga kalalakihan. Sige po, tayo po muna natin mga kalalakihan. Kahit po man lang palakpak, tanggapin po ninyo mula sa ating mga kapatid. Sige po, family, welcome all. Kalalakihan, palakpak natin ating mga kapatid na ito. Nakasama po natin na nagbibigay sa Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga ng inyong pagiging bahagi sa pamilya ng Diyos. And we honor and we recognize your presence sa gawain po ng Panginoon. Patuloy kayong paglingkod sa Panginoon ng may pasindi, paalam na paglilingkod at gamitin kayo na makapangyarihan ng ating Panginoon. Salamat sa inyong buhay. Next week ay mag-recognize sa mga fathers. Higit natin kinagagala. Pumunto, kinikilala yung mga tatay. So pumunto, mga tatay. Pero tayo higit natin kinagagala sa mga tatay na ito. Mga tatay na mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya, sige po, yung masigang palakpak sa Panginoon. Kasi po, alam nyo, sa Pilipinas, ang mga macho, mga lalaki na mga macho, ang spiritual, para lang daw yan sa babae. Pero ito, ang mga tunay na macho. Mga macho ng Panginoon, machunurin sa Panginoon. Ayan, salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po, makakaupo na po kayo. At ganun din, salamat po sa mga lalaki at babae ng Panginoon. Mga babae, mga nanay, mga kabataan natin. Sige po, pwede po bang tumayo? Tingnan niyo po ang inyong mga sarili. Kasayan po yung mga kasama niyo naglilingkod at mga kasama niyo maglilingkod. Ayan, purihin po ang Panginoon sa mas maraming babae na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Mga nanay, mag-pray na po kayo ng mas maraming pang lalaki. Para hindi naman maging outnumbered ang mga lalaki sa gawain ng Diyos. Pero mula po sa kaibuturan ng aming mga puso ay salamat po sa inyong buhay. Sa kabila ng inyong maraming kaabalahan, yung iba sa inyo mga nagtatrabaho, sa iba sa inyo ay ina, may gawaing bahay na ginagampanan, asawa, hindi ko madali ang kampanin ng isang ina, ng isang babae. Pero yung makita namin kayo na naglilingkod sa Panginoon, faithful na naglilingkod sa Panginoon. Isang kagalakan at kaaliwan po namin yan sa Panginoon. Kaya tanggapin niyo po kahit mas palakpak lang po ng pasasalamat. Pero ito po ay mula sa aming po mga puso na nagagalak dahil po sa inyong paglilingkod. Alam po na ang buhay ninyo ay napakahalaga sa Panginoon. Tanggapin niyo po ang patuloy na kalakasan mula sa Panginoon at gamitin kayong makapangyarihan upang lalo pa kayong masigasig na makapaglilingkod para sa kanyang upasan. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyo. Para po na po kayo. And syempre ang ating mga kabataan na talaga naman
Alam natin, ito yung mga youth natin, no? Salamat sa Panginoon. Kahit yung mga, kala natin, minsan yung maliliit na bata, yung mga paslit, kala natin walang sense na ginagawa nila sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, at dito ko rin yung natutunan kahit kay Pastor Papa, huwag niyong pigilan ng mga bata. Huwag niyong sabihin, maingay, hindi. Talaga sinasabi ni Pastor, kailangan na turuan mo yan, galing mo yan, turuan mo, patayimigin mo. Kesa naman dahil maingay, ay ilalayo mo siya sa gawain ng Diyos. Parang lalaki yan, hindi niyo malalaman ang salita ng Panginoon. Kaya dami po sa atin, mga lumaki, natuto sa salita ng Panginoon dahil kasakasama ng mga magulang. At ito po yung ating mga kabataan at yung iba pa natin mga kabataan na talagang ginagamit ng Panginoon. Sila po ay mayroong lakas. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, nung panahon ni Hitler, pag ginamit po niya mga kabataan, talagang nakuntog niya, malaking imperyo ang kasama. Pali ang paraan para sa kanyang sariling interes. Pero po, ang iba pa mga kabataan na katulad dito ay mahuhubugin natin na ang buhay nila, katulad na sinabi kanina ni Tutel, iaalay ang kanilang buhay para sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. Ang mga kabataan na nag-aalay ng buhay sa Panginoon, yung buhay na yun ay napakahalaga. Amen? Kasi marami pa silang magagawa para sa Panginoon. Pero kung di natin sila magdadala sa Panginoon at paakay sila ng iba, palayo sa Panginoon, sakit sila ng ulo, at ang kanilang bukas masisira. Pero salamat na ito mga kabataan natin, nadala sa Panginoon, kasama natin naglilingkod, ginagamit ng Panginoon ng mga talento. Lalo pa kayo paramihin ng Panginoon. Pag-pray kayo na lalo pa tumami pa ang inyong mga katulad din yung mga kabataan. Pag-reach out din kayo ng mga kapwa niyong kabataan. Pag-multiply kayo ng inyong mga talents, yung inyong mga ginagawa. Pag-minister kayo, i-train nyo din sila para katulad din ninyo na nag-lilingkod sa Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang mga kabataan na ito na nagpapagamit na kanilang buhay sa Panginoon. Salamat po. Salamat po.